guys, welcome back to my channel. Again, it's me, your one and only Cucci or Cucci. And for today's video, papakita ko sa inyo kung paano natin na-achieve tong parang stabilobos na buhok or parang martilet na buhok natin na hot pink. Kung paano ko siya ginawa or kung paano ko siya na-achieve since nga pandemic ngayon and lockdown karamihan sa mga places natin sa Pilipinas, actually around the world. So parang naisip ko na ipakita sa inyo kung paano ko ginagawa yung DIY hair coloring or hair dyeing dito sa buhok ko. So ayun, papakita ko sa inyo dito ngayon step by step kung paano ko siya ginawa and yung mga products na ginamit natin. Yun, please watch out until the end of the video kung curious kayo kung anong ginawa ko kung, or kung ano yung mga products na ginamit ko para ma-achieve natin yung ganitong black pink in your area na hair. So yun, panoorin nyo lang, keep on watching. Hi there, so first things first tayo. Pakita ko sa inyo yung mga ginamit natin na products. Less than 200 pesos na yung nagastos natin. So, yan. Ngayon, hindi pa ako naliligo kasi much better kapag ka hindi ka pa, or hindi mo napaliguan yung buhok mo. Yung parang tipong matigas pa siya na parang dry pa siya. Yan, para mas kumulay yung mga gagamitin natin na pangkulay sa buhok. So, first things first, kailangan natin ito, syempre, yung pangkulay ng buhok. Ito, nabili ko lang to, parang 50 pesos lang siya or 70 pesos lang. Na marami nabibili nito kahit sa mga, sa Watsons meron din na, tapos dun sa mga bilihan ng mga beauty products, yun. Tapos, and then ito yung gagamitin natin, na-mention ko na sa inyo ito before, yung Bremod na Hydrolyzed Keratin Hair Brightener. Yan siya. Ang bili natin dito is only 33 pesos. It's just so happened na nandito ako sa province. And meron na bibilan dito na sobrang mura lang. 33 pesos lang ang bili ko isa. Pero usually nasa 65 to 80 pesos siya nung chinek ko siya sa Shopee. So, yun. Then, bumili ako nito yung developer. 12% siya. Bali kasi parang 6% to 6%, 9%, and 12%. So, meaning the higher the percentage, mas magiging lighter yung magiging effect niya sa buhok mo. So yun, since nga parang i-achieve natin siya, isi-bleach muna natin siya para ma-achieve natin yung talagang hair color na decide natin o yung gusto natin na hair color. So it's very important na kailangan mag-bleach para lumabas siya. So dalawa yung binili ko, bali 60 pesos ang binili ko rin sa dalawa na to, 30 pesos each. And dalawa din tong binili natin na Bremod na hair brightener or yung pang-bleach. Then, yung ipangkulay ko is, dapat kasi, ang ipukulay ko is ash blonde. So, na-feel ko na parang ang dami na naka-ash blonde ngayon and gusto ko rin mag-experiment since nasa bahay lang naman, wala namang ginagawa. Celluwax yung binili ko, shining colored. Yan. Color pink nga siya. So, yun. Mary Sun Shining Colored Celluwax. Mayroon siyang argan extract and enriched with olive oil. So, papakita ko sa inyo kung paano natin sila i-apply lahat. Ngayon, yun, paano natin siya i-apply or anong gagawin natin para ma-achieve natin na yung na lumabas yung kulay pink na hair. So, ayun, ano pa bang chika? Ang kailangan ko sabihin. Yun, ang pag-bleach pala ng buhok is depende. Matapang lang ako since lalaki tapos maikli lang naman yung buhok ko. Parang ginagawa ko is bleach ko siya ng isang beses, then after ng bleach, babanlawan ko, then after an hour, pag natuyo, papatuan ko ulit ng another bleach. Pero yun nga, para sa mga babae, hindi siya advisable na i-bleach ng i-bleach yung buhok. So, parang the whiter it gets kasi, mas ma-achieve mo yung kulay na gusto mo. So, minsan, kaya may napapansin kayo yung ibang nagko-color is parang mag-bleach muna sila, which is parang magmumukhang parang kalawang kulay ng buhok nila. Then, after a week or two, saka pa lang nila i-bleach ulit, ilalagay para hindi masyadong ma-damage yung hair. So, very important yun. And since ito nga, nagamit ko na siya, with keratin siya, so hindi siya nakakatigas or hindi siya nakaka-rubberize ng buhok, hindi siya nakakasira, hindi nakakasunog. So, parang safe siya na kahit siguro ipahinga mo lang ng after 24 to 48 hours, then pwede mo nang patungan. Nasa sa'yo yun. Nasa texture ng buhok mo yun. Kung feeling mo kung kakayanin pa niya na patungan ulit, then pwede mo siyang patungan after 2 to 3 days or 24 to 48 hours. Then kapag feeling mo na parang nasira siya or na-damage, sorry, feeling mo nasira siya, na-damage siya, then you have to wait for at least 7 days bago mo siya ulit i-bleach. So yun, eh since nga sabi ko sa inyo, maikli lang yung buhok ko, tapos lalaki naman, so parang dead man na, yan. Apply natin ngayon to, samahan niyo ako, apply natin yung first application ng hair brightener. So guys, ito nalalagyan na natin siya, yung mixture niya. So, ito lalagyan natin, 1:1 siya.
Yan yung keratin. Nalagay natin yung lahat ng powder. And of course, careful din tayo sa paglagay nito. And advisable din na maglagay tayo ng gloves. Yun. So, isang, bali isang ganito, isang sachet nitong hair brightener. Then, isang ganito nga nung developer, which is, this one is 100 grams. So, yun, ihaharo lang natin siya, ilalagay lang natin sila parehas. Then, mix well lang. And of course, very important din na magsuot tayo ng pambahay. Bakit ang labo? Yun. Yan. Very important din magsuot tayo ng pambahay or parang damit na okay lang siya na mamansuhan. And wear gloves din. Very important na magsuot tayo ng gloves. So yun, yan lang yung mixture din. After nito, i-apply na natin siya. So guys, ayan na, natimpla na natin siya, napaghalo na natin siya. As I've mentioned earlier, 1:1 lang yung halo or yung mixture na gagawin natin. Then i-apply na natin siya. So sa akin, since maigi lang yung buhok ko, so yung pag-apply ko lang sa kanya is yung parang bara-bara lang. Naglalagay lang ako ng, yan, ng pangkulay. Pero kapag sa girls, ang kailangan ay ililayer mo yung buhok mo. Manood kayo na lang ng other videos, marami din dito sa YouTube kung paano siya i-layer. Then also, kapag ka mag-bleach kayo, kapag ka first time niya mag-bleach, yung sa anit or yung sa bumbunan is dapat 1 inch, hindi mo pa muna siya a-applyan. Ang a-applyan mo lang muna is yung ibaba. Yan, parang ganito, like for example dito, ito muna, uunahin muna to, then parang iuhuli mo yung parang 1 inch, mag-iiwan ka ng 1 inch. And then after, pag nalagyan mo na siya lahat, saka mo siya lalagyan yung ituktok. Kasi, ang reason behind it is, mainit yung anit natin, or yung scalp. So, madaling magkulay, or madaling puputi yung mga nasa scalp. So, very important, talo na sa mga may hati-hati. Sa gitna, sa gilid, ganyan, na mag-iiwan muna kayo ng 1 inch before nyo siya lagyan. Or, lalagyan nyo siya lahat, then kapag tapos mo na siyang malagyan lahat, ma-applyan mo na lahat ng buhok mo, then saka mo babalikan yung mga nasa ibabaw or yung nasa scalp. This one's safe. Itong pangkulay na to or itong hair brightener na itong pambleach na to, hindi siya mahapde, hindi siya masakit. Kahit madikit siya, minsan nadidikit sa mukha ko to, okay naman siya, wala naman nagiging problema. So, yun. Apply lang natin siya, papatulong din ako sa pamangkin ko kasi syempre hindi ko rin kaya siya na i-apply na ako lang mag-isa, especially dun sa bandang likod tsaka dito sa gilid. So after nito, babanlawan ko na din siya agad, siguro after 20 to 30 minutes, depende kapag na-achieve niya na yung, pag nag-lighten na siya, kapag napaputi na siya, papakita ko sa inyo after natin siyang i-wash off. So, ito na yung after 30 minutes na dabanlawan, after 30 minutes na naka-apply siya. So, puting-puti na siya. Kasi nga, as I've mentioned, yung Bremod na hair brighter na yon is maganda siya. Yun, ang bilis niyang magpaputi ng buhok or magpa-bright ng buhok. So, ayan, nababanlawan na natin siya. Ganito yung itsura niya. Pero after nito, feeling ko magda-dark pa siya. Hindi pa siya ganito ka-light. So, kailangan na-apply natin siya ulit. So, 30 minutes lang to, na-achieve niya na, napaputi niya na lahat. Then, medyo namumula-mula na tong skin natin. So, babanlawan na natin siya. Hey there! So, after nung na-wash off na natin yung first na application ng bleach natin, is ito na agad yung kinalabasan niya. If you notice, brighter itong or lighter itong nasa taas na part, yan. Lighter siya and then ito medyo darker siya since nga meron na tayong color before, may previous hair color na tayo. Kaya mabilis siya nag-light. Tapos ito yung mga tumubong hair na natin na black na siya or medyo brown na. So hindi siya nagpantay kaagad. So ngayon, plano ko since nga parang nag-light na siya ng bongga, okay naman na siya. If yan, manonotice nyo na pag nasa ilaw, pag naiilawan. Pwede na. Pwede ko na siyang patungan. Mapapatungan ko na siya ngayon ng
color pink, no? So, hindi ko nadodoblehin yung pagbi-bleach. One application lang kasi light naman na siya. So, ma-achieve niya na yung color na pink or yung color natin. Or yung ipapatong natin na kulay na gusto talaga natin. So, samahan niyo naman ako. Yun naman ang apply natin ngayon. Nagpahinga lang ako siguro mga 2 hours. Tapos, mabilis lang yun. Yung mismong cellular wax na gagamitin natin or yung solution na pink solution is ito lang siya as is. Wala ka nang ilalagay na developer para lang siyang shampoo. So, yun, ilalagay mo lang siya, ayusin, ilalagay mo lang din siya doon sa timplahan, tapos i-apply mo na siya ng parang sinusupply. Or pwede rin yung parang gagawin mo siyang parang shampoo as long as magsusuot ka ng gloves. And also, nung binalawan ko kanina yung buhok ko from bleach, conditioner lang ginamit ko. It's very important na keratin conditioner or conditioner, huwag mo muna siyang isa-shampoo para hindi madamage yung buhok mo. Yun. So, samahan niyo ako, ito naman ang i-apply natin ngayon, yung Celliwax. So, ito na nga, lalagyan na natin si Celliwax na color pink na sinabi ko sa inyo kanina. And wala na siyang anything, wala nang iahalo na developer, as is na siya. Oh my God, super pink! So guys, ito na, natimpla na natin siya. Ayan, color pink siya. Tapos, yung pala, i-ano ko lang din na nilagyan ko siya, hinalawan ko siya ng konting developer, yung kaninang ginamit natin dun sa bleach. Dahil since may natira akong isa pa, hinalawan ko siya ng konti kasi masyadong dark or hindi ko nagustuhan yung pagka-pink na itsura niya, na pagka-pink. Ito nga parang hindi na siya magiging masyadong pink kasi parang hot pink yung dating niya. So ito parang medyo magiging pink na ma-purple, parang ganon. So as is lang siya, tapos mabango siya since nga parang cellophane siya and hindi din siya permanent hair color. Mag-fade din siya as you wash off or as you every paligo yun basta every paligo magkukupas yung color niya, so hindi rin siya ganito ka vibrant sa una lang siguro mga parang first 3-4 days siya maging ganito, then magfade siya. Minsan naman parang the more na nagfade siya, the more na parang gumaganda yung kulay, lumalabas yung kulay niya na light lang. So for now, expect natin na medyo talagang vibrant siya after natin i-apply dito. So i-treat mo lang siya as normal pang kulay yan. If nare-notice nyo, ayan o, ang bilis niya kumukulay kasi nga puti yung buhok. So, ganyan yung mangyayari, ganyan yung magiging kulay niya. And safe to use din to, kahit na madikit siya sa scalp, okay lang siya. So, yun, i-apply ko lang din to sa buo and then papahelp din ulit ako sa pamangkin ko hanggang sa likod at saka sa gilid para ma-achieve natin yung pantay-pantay niya. And maganda rin, hindi siya masyado magpapantay-pantay since nga sabi ko sa inyo, lighter itong ibabaw, darker yon. Okay na rin yun kasi ayoko rin naman yung masyadong pantay-pantay kasi magmumukha siyang naka-wig or magmumukha siyang fake, parang piluka siya. So, okay na din tong parang at least parang may highlight-highlight siya na hindi masyadong pantay-pantay yung kulay niya. So, yan lang. After nito, 30 minutes lang din ulit, 30 to 40 minutes, depende kung sa tingin mo na-achieve na yung kulay na gusto mo, then that's the time na babanlaman ko na siya, then papakita ko na sa inyo yung final result. Yun, so, yun lang. Sabahin niyo ako until the end of this video. Yun. So, guys, ito na siya. Yung pagka-apply namin ng color pink, para pala siya, nagbuha ko Stabby Lobos. Hot pink pala siya. So, ayan. Then, maghihintay lang tayo ng mga 20 to 30 minutes, then i-rinse off na natin siya. Then, after that, mapapakita ko na sa inyo yung final product. Kaya nang kakalabasan niya. And guys, ito na nga yung ano natin, finished product natin after natin na mabanlawan yung Celliwax na pink na ginamit natin. Ganito pala siya, para pala siyang pink na tawag dito yung parang highlighter. Para siyang neon pink, yun, neon pink siya. Pero as I mentioned earlier, after mga 2 to 3 washes lang, if hindi ka gagamit ng purple shampoo naman is yung mga ginagamit ng mga hair color, yung mga hair-treated or color-treated hair para ma-maintain yung kulay, para yung maging vibrant pa rin siya kahit matagal na. Yun naman, may mga no-order din ng maraming brands na gano'n na no-order sa Shopee and also sa mga beauty store, marami din nabibili na purple shampoo. Since ako naman is parang naglalaro lang, kulay-kulay lang since nga nasa bahay lang naman. Tapos work from home naman tayo, so wala namang problema. So yun, hindi ko na siya ginagamitan ng purple shampoo. Pero dun sa mga gusto na ma-maintain nila yung kulay or yung
pagiging vibrant ng color ng hair nila after nilang kulayan, is advisable na gumamit kayo ng purple hair shampoo. So yun, maraming nabibili na ganun sa Shopee, kahit sa Shopee and Lazada, maraming seller na natito na ng purple hair shampoo. So ayun na, mga 2 to 3 days mag-fade to, siguro para magiging baby pink siya unti-unti. Hanggang sa babalik siya sa dating color niya na parang blonde-blonde yun na may konting pinkish-pinkish na highlights. So for now, ito ganun siya, vibrant siya kasi kakabanlaw lang natin. So yun nga, after 2 to 3 days niya, mababago pa to, magla-lighten pa siya. Hindi na siya maging ganito yung sobrang OA na parang neon, na parang Staphylobos. So ayan lang, pinakita ka sa inyo guys kung paano ko siya ginawa at saka yung mga products. I hope that you had fun watching this video as much as I did in making this video. Salamat sa panonood, and please do subscribe if you are not yet subscribed, and click on the notification bell below para ma-notify kayo sa mga susunod natin ng mga videos na gagawin. Yan lang, till our next video. Bye!